Ang International League ay hindi ko tinitiyak kung fan-made ba o karugtong ng Winter Tournament. Nabasa ko lang to sa isang site na ginawa ng isang community ng slam dunk na nakabase sa bansa na kung saan ito nag-originate. At gaya nga ng sinabi ko, nabasa ko lang to sa isang site at hindi naka-manga version. Kaya naman walang mga animated pictures na naka-indicate. By the way mga idol, pasok ko lang muna intro ko. Come on, come on. Don't gotta work, I be living like a boss do. I got a bottle in my hand when I walk through. Don't care what y'all do, rolling with a small crew. Show you how to win, we can show you how to floss too. If it don't make dollars, don't make sense. Yo mga idol, nga pala, baka malito kayo kung bakit merong nakahalong ibang anime dyan. Diba gaya ng sinabi ko, hindi naka-manga version ang kwentong ito. Kaya walang mga anime pictures na naka-indicate. Ngunit merong mga character description naman na nakalaad sa site, naggaya ng nasa screen. Kaya naman nag-adapt na lang ako ng ibang mga anime pictures na malapit sa character description ng bawat character sa kwento ng International League. Ngunit ang skills, mindset, ang laro ng bawat isa ay nakabase pa rin sa kwento ng International League. Yan malinaw na mga idol. The International League, Chapter 382. Mabalik lang tayo sa nakaraang bahagi. Dito nga ya, talagang nagwawala na nga ang Sangsashi Mitsui. At naitaas nga niya ang kalamangan sa 5. Kaya dito'y yan na, nag-init na ang isang Mitsui. Hindi nyo na maaapula pa yan. Kung gusto nyo manapulain sa lalong madaling panahon sapagkat delikado kayo, meron kayong kalalagyan sa kamay ng taong yan. Wika nga nitong si Matsumoto, kaya naman dito nga ya. Mabalik na nga tayo sa laro at sa pagkakataon na to Team! Set natin ang bola. Ikalma natin dito sa huling 5 minuto ng laro. Ikalma natin to at dahanda ang habulin ang 5 kalamangan, 5 lamang yan. Wika nga nang nagtitimon na si Kaito nang biglang isang pick and roll nga ang naganap. At dito nga'y isang ang no-look pass ang kanyang ginawa dito kay Akira. At itong si Akira ay dali-dali nang umatake sa ring at talagang nakaalagwa na nga dito kay Sakuragi. Ha, iwan ka na ngayon. Ngayon akin na naman ang puntos at malabo mo nang mahabol to. Wika nga nitong si Akira, dito'y napasigaw nga itong si Ayako. Alam ko na ang ugali mo sa Sakuragi. Huwag mo nang habulin pa. Masyadong malayo at masyado ng alangaan pakiusap. Foul lamang ang iyong makukuha dyan. Wika nga nitong si Ayako, kaya dito nga talagang nalibre na nga itong si Akira sa baya. Islam dunk nga gamit ang kanyang 2 kamay na puno ng kumpiyansa. Ngunit reject ko yan. Ako ang nakatoka sa'yo ngayon. Wika nitong si Akagi, talagang sinabayan nga ang slam dunk nitong si Akira. Kaya naman dito nga talagang isang block nga ang naganap. At dito isang slasher na naman ang pumagitna. At nakuha nga ni Miyagi ang bola sa gitna ng mga higante. At dito Team, baba tayo ngayon. Gawan natin ng puntos ang ginawa nitong si Akagi. Kailangan niyong bumaba dito. Wika nitong si Miyagi, lagang binababa nga ang bola. Paikutin niyo ang bola. Naghahabol itong si Haru at itong si Akira. Tapos sinamahan pa ni Kaito para pigilan ang inyong pass break. Paikutin niyo. Wika nga nitong si Mr. Smith. At dito ay pasangan ng bola dito kay Kaede Rukawa. At itong si Rukawa ay dali-daling umatake sa ring sa bay. Pasangan ng bola dito kay Sashi Mitsui. At dito yung nagtangka pang humabol itong si Kaito. Ngunit ano? Grabe! Talagang
Binibigyan nila ng 1,000 espasyo ang kailang shooter. Isang screen na naman ang ginawa sa akin ng bugwit na to, kainis! Kainis talaga! Wika nga nitong si Kaito Ditoy. Muli ngang nagpakawala ng 1 3-point shot itong Sashi Mitsui at pasok nga ang kanyang pinakawalan upang itaas ang kalamangan sa 8 sa score na 64. 72. Pabor sa kupunan ng ating mga bida kaya dito ay grabe! Umaapoy ang kamay ng 1 MVP. Nag-aapoy ang kamay ni Sashi Mitsui. Napakasulido, napahusay. Ibang klase talaga ang bitawan mo, Michi Boy. Sulido kang tunay. Sigawan nga ng mga tagahanga nila. Kaya naman dito nga ay time out. Kupunan ng Yumamoto High. Wika ng referee at dito ay magaling mga bata. Ganyan nga, napepersa ang kupunan nila Coach Goro. Naiburn ang kanilang timeout mahusay. Wika nitong si Coach Ansay at dito ay Tim! Anong ginagawa nyo? Lagi na lang tayo na uuhusan. Lumalamang na sila ng 8. Ano yung sinabi mo, Akira? Natatampakan natin at papahiya ang kupunan ng Shoko. Tila ba nababaliktad ang sitwasyon? Ano? Anong nangyayari niyo sa pinakamataas na liga? Di ba sabi natin, idudumi na natin to at talagang babasagin kung sino man ang humarang? Pero bakit ganito? Kinakain tayo ng buo ng shooter ng kalaban. Wika nga nitong si Coach Goro at dito nga ay talaga nga. Coach Goro, ipatrabaho mo na sa akin itong Sashi Mitsui. Tatauhin ko na siya sa lalong madaling panahon sapagkat kung inayahan lakin siya sa depensang 2-3, panigurado kakainin tayo sa 3. Wika nga nitong si Kalbo kaya dito nga ya, mabalik na nga tayo sa laro at sa pagkakataon na to. Hawak-hawak na nga nitong si Haro ang bola nang biglang iniskrinan nga nila itong si Kaito at itong si Rukawa ay 1 screen. Malas, hindi ko yun nakita. Libre na sa kanila, libre sa perimeter. Wika nitong si Rukawa sabay pinasang ng bola dito kay Kaito at 1 easy teardrops nga ang kanyang ginawa upang ikat ang lead sa 6. Mahusay, yan nga ang magandang gawin nyo. Lalong-lalong yan sa harap, screen na sa bawat isa. Huwag na huwag kayong magbibigay ng libre ah. Wika nitong si Mako at dito ay talagang isa pa. Sigawan nga ng mga tao na talagang inuudyok nga itong si Mitsui na pumukul pa ng 1 3 at dito ay. Kung yan ang hanap nyo, best, pagbibigyan namin kayo. Sige, Sashi Mitsui, ito ang bola oh. Wika nga nito nga si Miyagi, ngunit huwag yung ipasa ang bola. Tignan nyo ang bantay. Isang batuman ang ginagawa nila. Wika nga nitong si Ayako at dito ya. Grabe, tinatao nila ako. Hindi ako makakaporma nito. Paniguradong hindi nila ako bibigyan ng espasyo pag nagkataon na. Wika nga nitong si Mitsui at dito'y talagang na-intercept nga ang pasa. Kaya naman, nice one! Ikaw, Sashi Mitsui, number 14. Malabo na, hindi ka na makakapukol pa ng 3. Lalong-lalot, kinukuha ka na nitong si Kiyoshi. Itaga mo sa bato, depensa militaryan. Sigawan nga ng mga tao at dito yung bola ay talagang nakuha na nga ng kupunan ng Yumamoto. Dito talagang dinadala na nga ni Haro ang bola at dito ay bigla nga 1 bomb ang kanyang ginawa dito sa nakaharang na si Rukawa sa bay. Pasa na naman sa nagkat na si Akira at itong si Akira ay dali-daling umatake sa ring sabay. Pasang ulit ng bola dito kay Kaito at muling back-to-back teardrops nga ang kanyang pinakawalan at puntos nga para sa kupunan ng Yumamoto High upang ibaba ang kalamangan sa 4. Sa score na 68-72, pabor sa kupunan ng Shuhoku High School kaya dito ay maganda yung ginagawa nyo bata.
Talagang nasisiyahan ako. Ipagpatuloy nyo lang yan ah. Huwag na huwag kayong titigil sa ginagawa nyong consistency. Wika nitong si Coach Goro. May counter kayang show ko dito? Ang lahat ng yan ay bangan natin sa susunod na bahagi.